Marahil ay marami sa atin ang nagtatanong kung nasaan na nga ba si Carol Banawa, ang Filipina singer na nakilala noong dekada 90 dahil sa kanyang napakalinaw at nakakaantig na boses. Siya lang naman kasi ang tao sa likod ng iconic song na Iingatan Ka. Nagpasikat din siya ng samot-saring mga love songs na talaga namang tumatak sa ating mga Pilipino. Bukod sa musika, igumanap din siya sa iba't ibang mga programa sa telebisyon na kung saan nakasabayan niya ang noon nagsisimula pa lamang na sina John Lloyd Cruz, Patrick Garcia, Paulo Contis, Jody Santa Maria at marami pang iba. Ang mga artistang ito ay aktibo pa rin magpahanggang ngayon at kilala kahit ng mga bagong henerasyon. Ngunit iilan lang siguro sa mga kabataan ngayon ang nakakakilala kay Carol Banawa. Sa kabila kasi ng kanyang masaganang karera noong early 2000s, inagawa nga pa rin niya itong talikuran. Mas pinili niyang manirahan sa ibang bansa. At kung ano nga ba ang mga dahilan, pwede na ating aalamin ngayon dito sa Mark Chance TV. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakiclick na rin ang notification bell para naman di ka mahuli sa mas marami pang videos na katulad nito. Let's start! Si Carol Claire Aguilar Banawa o kilala sa Pilipinas bilang Carol Banawa ay isinilang noong March 4, 1981 sa Pasay City. Kasama ang kanyang kapatid na sina Cherry at Alexander, idinala nga sila noon ang kanilang mga magulang sa Saudi Arabia. Dito na nagsimulang mahilig si Carol sa pag-awit at nagsimulang mangarap sa murang edad. Nang makabalik sa Pilipinas, ay agad siyang sinuportahan ang kanyang mga magulang. Pinapakanta siya sa mga family gatherings at kalaunay isinabak na sa mga singing contest. Hinira nga itong si Carol bilang kampyon sa tanghalan ng kampyon noong 1989. Sumali din si Carol sa mga junior beauty pageant at isa sa mga naging finalist ng Search for Munting Mutya Philippines. Dahil sa pagpupursige ng kanyang ina na isubmit ang kanyang mga audition tapes, ikalaunay na imbitahan na itong si Carol na maging bahagi ng Noy Children-oriented show sa ABS-CBN na pinamagatang Ang TV. Dito nahasa ang kakayahan ni Carol sa pag-arte. Dahil ano pang sa mga sumunod na taon, lumabas na din siya sa iba't ibang mga palabas na kagaya ng Calvento Files at ang TV The Movie. Nang magdalaga na, isunod namang napabilang si Carol sa nooy patok na teen drama series na Tabing Ilog. Kasama niya dito sina John Lloyd Cruz, Desiree Del Valle, Patrick Garcia, Kay Abad at Paulo Contis na sinasabing isa sa mga pinakaunang aktor na nalink dito kay Carol. Nagkaroon nga sila ng relasyon ngunit hindi nga ito naging seryoso sapagkat during that time ay masyado pa raw silang bata. Back in 1995, isa nga itong si Carol sa mga naging pangunahing host o performer ng variety show na ASAP. Dito na naging pamilyar ng gusto ang mga tao sa kanyang ginintuang boses. Lalong-lalo na noong mag-sign na si Carol sa Star Records noong 1997. Dito na kasi niya narilis ang mga matagumpay na albums na naglalaman ng samot-saring mga hit songs na kagaya ng Bakit Di Totohanin, Iingatan Ka, Tanging Yaman, Muntik Na Kitang Minahal, Stay noong 2001, hanggang May Kailanman noong 2003, at marami pang iba. Ang mga awitin na ito ay siyang naglagay kay Carol sa kasaysayan ng Philippine music. Naging certified gold kasi ang kanyang mga album at umani din siya ng samot-saring mga parangal. Kabilang na nga dito ang Best Pop Female Vocal Performance sa Katha Music Awards, Record of the Year para sa kantang Iingatan Ka, People's Choice Award noong 2001, at marami pang iba. Maganda na sana ang takbo ng karera ni Carol that time. Nasa tugatog na sana siya ng kanyang tagumpay, ngunit ang lahat ng kanyang pagpupunyagi, ikalaunay mapapalitan pala ng pighati. Isang malagim na trahedya kasi ang nangyari noong 2003,
na talagang hindi lamang gumulantang kay Carol kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Ang kanyang kapatid kasi na si Alexander at ang maneto na si Albino Banawa ay nabiktima ng carbon monoxide poisoning habang natutulog sa loob ng nakaparada nilang sasakyan. Sa mga di nakakaalam, ang carbon monoxide ay isang uri ng gas na walang amoy o kulay. Mabilis itong nawawala sa hangin, ngunit lubhang mapanganib kapag natrap sa isang close area. Kapag may leak ang isang sasakyan, ay maaari itong pumasok sa loob at kayang kumitil ng buhay in instant. Maraming beses na itong nangyari, kaya naman ang pagtulog sa loob ng umaandar na sasakyan ay hindi talaga advisable. Nakaligtas man ang ama ni Carol sa naturang insidente, eh hindi naman pinalad na makasurvive ang kanyang kapatid na si Alexander. Tuluyan itong pumanaw na siya namang ikinadurog ng puso ni Carol. During that time, hindi nga maintindihan ni Carol ang kanyang nararamdaman sapagkat habang nagluluksa, hindi nga niya magawang iwan ang kanyang mga nasimulang proyekto. Abala siya sa kanyang karera, ngunit mas kinakailangan ng kanyang ama ng atensyong medikal. Kahit paman kasi nakasurvive ito sa aksidente, hindi naman ito tuluyang nakarecover. Naparalisa ang kanyang buong katawan at ang tanging paraan upang siya ay magamot yung madala siya sa Amerika. Sinunod ito ni Carol at iniwan ang lahat ng kanyang mga proyekto sa Pilipinas. Sila ay nanirahan sa US at dito na rin nag-asawa si Carol. Ito ay sa kapwa Pilipino at kasalukuyang nagtatrabaho sa military na si Ryan Crisostomo. Ang dalawa ay binayayaan kaagad ng dalawang anak na pinangalanan nilang Chelsea at River. Nang tuluyang pumanaw ang kanyang ama noong 2012, dito na napagpasyahan ni Carol na muling bumalik sa pag-aaral. Kumuha siya ng associate degree in nursing sa Virginia Community College at nagtapos noong 2018 bilang summa cum laude. Ayon pa kay Carol, na mula pagkabata ay priority na talaga niya ang pag-aaral. Ito daw ang palaging ibinibilin sa kanya ng kanyang ama kahit pamanoong siya ay nagsisimula na sa showbiz. Noong 2020, inag-take na rin si Carol ng bachelor's degree in nursing sa Grand Canyon. Inamin nga niya na kahit matagal na siyang wala sa industriya, nakakatanggap pa rin siya ng offer mula sa mga channel sa Pilipinas. Ngunit kahit isa ay wala nga siyang tinanggap sapagkat during that time ay abala nga siya sa kanyang paparating na licensure examination. Sa ngayon ay isa na siyang ganap na lisensyadong nurse sa US at isa sa mga naging frontliners sa kasagsagan ng COVID noong 2020. Noong 2021 sa edad na 40, isinila nga ni Carol ang kanyang pangatlong anak na babae na pinangalanan niyang Cameron. Hindi man aktibo sa musika, hindi pa rin naman tumigil si Carol sa pagkanta. Nagpe-perform pa rin siya occasionally at minsay umuwi rin dito sa Pilipinas. Ayon pa kay Carol na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang pag-alis sa bansa. I don't regret what I did. Kasi at the same time, it was a good time for me to leave. Kasi my career was at its best at that time. Nung umalis ako, it was also something that I needed for myself. Patunay lamang ito na hindi nasilaw si Carol sa natamasan niyang katanyagan. Ginawa niya kung ano ang tama, kahit paman kapalit neto ay ang pagkawala ng kanyang karera. Masaya siya sa kanyang buhay ngayon, kasama ang kanyang pamilya. Isang bagay na hindi lahat nangyayari sa mga taong tanyag at may masaganang karera. God bless Miss Carol Banawa at sana makapag-release ka ulit ng kanta. So